Isang magandang umaga muli mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat muli ay binigyan tayo at pinagkalooban ng Panginoon ng isang magandang umaga, isang magandang araw upang pag-aralan ang kanyang pananalita. Hayaan po ninyo na aking basahin ang talata na pagmumulan ng ating maikling mensahe sa araw na ito. Na ating po matatagpuan sa aklat po ng Marcos chapter 10 verse 46 hanggang 52. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag na nila ang bulag, "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka," ipinatatawag ka na niya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Puro, ibig ko sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Purihin ang Panginoon at pinagpala nawa ang kanyang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. At sa pagkakataong ito ngayon, mga kapatid, salamat po sa ating pong Panginoon Diyos sapagkat tunay ng kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Na kung saan sa bawat sandali ng ating buhay, anuman ang ating pinagdadaanan, andyan ang ating pong Panginoon, andyan ang gabay ng ating Panginoon na hindi po tayo pinababayaan bagkos ay patuloy po tayong pinalalakas. Kaya sa umagang ito, narito po ang isang kwento ng isang taong nagpamalas ng isang pananampalatayang hindi pangkaraniwan. Na kung saan pananampalatayang kailangan po natin, lalo tigit sa mga sandaling ito, sa ganitong kalalagayan, hindi lamang ng ating sariling bansa, maging ng maraming karating bansa, ganito ang problema. At narito po mga kapatid, ang pamagat ng ating pumaikling pag-aralan sa ngayon, pinamagatan po natin ito ang pananampalatayang pinagpala. Ang pananampalatayang pinagpala. Makikita po natin dyan sa buhay ni Bartimeo, mga kapatid. Sino po si Bartimeo na binabanggit dito sa kwento? Ating po siyang titingnan at pagmamasdan. Isa po siyang bulag, ayon po doon sa binasa natin, isang bulag na namamalimos. Isang taong marumi kung titingnan ng mga tao. Isang tao na kung saan hindi pinapansin ang lipunan. Subalit ang taong ito ang nakakitaan ng isang pananampalataya na mismong ang ating Panginoong Diyos, nakita niya po, natuwa na lugod dito ang ating pong Panginoon. Kaya ating pong sama-samang tatalakayin, paano ba ipinakita ni Bartimeo ang kanyang pananampalataya? Number one, na makikita po natin dito, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalalagayan, hindi niya inisip ang kanyang kondisyon. Matawag lang ang pansin ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang ginawa niya? Nung mabalitaan niya, na nandoon ang ating Panginoong Yesus, dumaan doon sa lugar kung saan naroon ang pulubing ito, ang bulag na ito. Ginawa po niya, sumigaw siya, gumawa siya ng ingay para tawagin ang pansin ng ating Panginoon. At hindi po niya inisip, ano ba yung kondisyon niya? Siya ba isang bulag? Siya ay pulubi? Siya ay taong hindi pinapansin? Basta sumigaw siya nung malaman niya nandiyan ang Panginoon, para lamang tawagin ang pansin ng ating pong Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, kung bakit na ginawa ito, dahil mahalaga na maiparating niya sa Panginoon ang kanyang daing. Mga kapatid at minamahal sa pananampalataya, sa oras po ito ngayon, maaring ang dami na ho nating panalangin, hindi ginawang pananalangin sa Panginoon,
sana malampasan na natin, sana mawala na yung virus na ito, makalat na ito, sana bumalik na sa normal ang lahat. Sa pagkakataon ito, anong patuloy na ginagawa natin para tawagin ang pansin ng Panginoon? Ito pong bulag na ito, nung tumawag siya sa ating pong Panginoon, sinigurado niya, tiniyak niya, na yung pong kanyang pagtawag ay pakikinggan ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, mga kapatid, mayroon po itong pag-uusapan po nga natin ang pagtawag. Mayroon pong iba't ibang klase ng pagtawag at hayaan po ninyo na tingnan po natin. Ano po ba yung iba't ibang klase ng pagtawag? Alam niyo po, kung ililiteral po natin ang pagtawag, mayroon pong pagtawag na walang dating. Tinatawag mo, tumatawag ka, walang dating. May pagtawag din namang nakakaasar. Ano ho? At mayroon pagtawag na talagang tawag na kulit. At mayroon din tayong tinatawag na kung saan dama ang totoong layunin kung bakit ka tumatawag. Sa ngayon, ito po yung klase ng pagtawag na ginawa ng isang bulag na ito na si Bartimeo. Ipinaramdam niya sa Panginoon, ipinarating niya sa kanya kung ano ang totoong daing po niya, at sa pagkakataong ito ngayon, gumawa siya ng paraan upang maiparamdam sa ating pong Panginoong Hesus ang totoong layunin po niya. Ang dahilan na pinakinggan siya ng ating Panginoon. Tayo po, sa dami-dami na ng panalangin ginawa natin sa Panginoon, yung pong pananampalataya natin habang tayo po ay dumadalangin sa Kanya, ito po bang pananampalataya ito o sa tingin po natin, natatawag niya ang pansin ng ating Panginoon? Salamat sa Diyos kung sa pagkakataong ito ngayon, tiyak natin na pinakikinggan tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga panalangin sa bawat pagtawag po natin sa Kanya. Hayaan po natin na muling alalahanin at basahin po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan doon sa aklat po ng Marcos chapter 11 verse 24. Ang sabi po doon, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo. Yan ay sinabi mismo ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? Na sa bawat pagtawag po natin sa pamamagitan ng panalangin, isipin po natin na nasa kamay na natin ito, na natanggap na natin ito. At yon ay isang pagpapakita ng isang pananampalataya, ng isang tumatawag sa ating pong Panginoon Diyos. Na sa ngayon, sa pagkakatang ito, mga kapatid, yan ang kailangan po natin. Yan ang kailangan po natin lahat. Ang isang pananampalataya na tumatawag ng pansin sa ating Panginoon sa bawat sandaling tayo po ay nananalangin at humihiling sa ating pong Panginoon Diyos. Yan ang isang halimbawa na makikita po natin sa buhay ni Bartimeo. Hindi niya inisip ang kanyang kalalagayan, ang kanyang kondisyon. Basta nasa isip niya, tawagin lang ang pansin ng ating Panginoon para maiparating niya kung ano po yung nais niyang hilingin sa ating pong Panginoong sinasampalatayan. Pangalawang bagay na makita po natin sa kwento ni Bartimeo para ipakita ang kanyang pananampalataya, hindi niya inisip ang hirap na lumapit sa Panginoong Hesus kahit siya po ay sinasaway. Alam niyo po, noong sa verse 47, 48 na binasa po natin kanina, noong siya ay sumisigaw, Hesus, anak ni David, talagang gumawa siya ng paraan na paulit-ulit na pagsigaw, sinaway siya ng mga tao. Sinaway siya. Pinagbawalan siya, maaring sa pagkakataong ito, naiinis, naaasar ang mga tao, dahil sino ka ba para pansinin ng Panginoon? Sino ka bang tao ka para pagbigyan ng Panginoon? Pero po, lalong nagpumilit ang lalaki ito na tumawag sa Panginoon. Lalo po siyang gumawa ng ingay para tawagin ang pansin ng Panginoon. Sapagkat nasabi po rito ngayon, sa paglapit sa Panginoon, totoo na may mga humaharap. May mga nagsisilbing na napasaway o nananaway sa atin. Sa bawat sandali po na tayo po ay lumalapit at gusto natin maging malapit sa ating Panginoon, sa paligid po natin, palaging nandyan ang mga bagay, mga pangyayari na pwedeng humarang, nagsisilbing harang upang hindi tayo tuloy makalapit sa Panginoon. Alam niyo po, ibilang muna yung nangyayari sa ngayon. Ibilang na po natin ito pong COVID-19. Sapagkat kung kailan po tayo patuloy na nagpupumilit na maging malapit sa Panginoon, nagiging masigasig sa ating paglilingkod, ito ngayon,
at pati yung ating pump ministry na ginagampanan sa iglesia lokal na kinabibilangan po natin. Sa ngayon, hinahadlangan ng sitwasyon. Ito po ay kabilang sa mga pwede nating tawaging harap upang tuluyan tayong makalapit sa Panginoon. Pero po sa kabila ng mga bagay nito, katulad ng nangyari kay Bartimeo, kahit sinasaway siya ng mga tao, pinagbawawalan siya, hinaharang siya ng mga tao, doon naman yung sandali na ipinakita na ng Diyos na naririnig niya yung pong pagtawag sa kanya. Narinig ng ating Panginoong Yesus na mayroong isang taong tumatawag sa kanya, hindi naniniwala po ko, hindi dahil doon sa sigaw lang niya, hindi dahil doon sa lakas at paulit-ulit na sumigaw siya, Jesus, Jesus, anak ni David, kundi mayroong isang bagay na dahilan kung bakit natawag siya, na natawag ang pansin ng Panginoon, yung kung pananampalataya ng taong ito na tumatawag sa kanya, na kung saan isang bagay na paulit-ulit nating naririnig at nababasa sa pananakasulatan, na kapag ang isang sumasampalataya ay tumawag sa Panginoon, tiyakin na mayroon siyang paniniwala sa Diyos na kanyang tinatawagan. Sapagat ang sabi nga po sa aklat po ng Santiago, kung tayo po ay tumatawag sa kanya at nag-aalinlangan po tayo, huwag po tayong aasang tatanggap ng anuman sa Panginoon kung para lang tayong alon sa dagat. Ang pananampalataya natin, hindi talaga bukal, hindi talaga totoo. Ang sabi, isa lang ang sinabi, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga. Kaya sa paglapit po natin sa Panginoon, pagtawag po natin sa ating Panginoon Diyos, kahit ano po ang harang, kahit sino ang humarang dyan, naniniwala ko kung hindi yan mahahadlangan. Sapagkat ang tawag natin sa Panginoon, hindi lamang po yung boses, kundi yung pananampalataya na kung saan higit na nakikita at tinitingnan ng ating pong Panginoon Diyos. Pangalawang bagay na ating pong titingnan kapag pinag-usapan po yung paglapit sa ating Panginoon. Sa paglapit sa Kanya, hindi na mahalaga kung sino ka sa tingin ng mga tao sa paligid mo. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, kahit sino ka, kahit maliit ka, kahit binabaliwala ka ng mga tao sa paligid mo, kung ang puso mo nais mong lumapit sa Panginoon, kung ang buhay mo nais mong isuko sa Diyos, kung ang lahat-lahat sa buhay mo nais mong ang Diyos ang manguna rito, hindi na mahalaga sino ka ba sa tingin ng mga tao. Sa ngayon, ang isipin mo, magiging sino tayo sa harapan ng Diyos na tumatawag sa Kanya. At isang bagay ang palagi po niyang pinapaalala naman sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Kapag tayo'y lumapit sa Kanya, tiyakin natin na walang hadlang tulad ng mga kasalanan. Sapagkat ang sabi po doon sa Isaiah, ngunit ang sala mo ang dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo. At siya rin dahilan ang paglalayo nito. Kaya po sa atin po, purihin po ang Panginoon Diyos dahil ito po ay nagpapaalala sa atin na sa tuwing tayo dumudulog sa Panginoon, sa tuwing lumalapit po tayo sa Kanya, sa ngalan ng pananampalataya, alam natin kung kailan pa man po tayo marapat na lumapit at tumawag sa Kanya. At yan, unang-una sa panahon na tayo po ay sa tingin po natin walang makakahadlang bagay na tayo lang nakakalamat ang Diyos kung ano ginagawa natin sa ating sarili. At kung tawagin po natin ang kasalanan. Kaya po, isang bagay, ang paalala dyan, sa paglapit sa Panginoon, hindi mahalaga kung sino ka. Kung mahalaga, sino ka na harap sa ating pong Panginoon Diyos. At pangatlo, sa paglapit sa Panginoon, hindi na napapansin ang hirap na pagdadaanan. Totoo po yan. Si Bartimeo, yung hirap na pinagdaanan po niya, hindi, baliwala yon. Hindi niya napapansin yon sapagkat basta't para sa kanya, makalapit ako sa aking Panginoong tinatawagan, marinig, masabi ko sa kanya ang aking nais mangyari sa akin, mapakinggan ako ng aking Panginoon. Wala nang hirap-hirap. At nangyari sa kanya, noong siya ay ipinatawag ng Panginoon, yung pong mga taong nananaway sa kanya, sabi sa kanya, halika magmadali ka na at ipinatawag ka ng ating Panginoon. So, ang lahat ng hirap, lahat ng pagod na wala po yun. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako sa ating pong lahat. Yung tunay po tayong nais mapalapit lalo sa ating pong Panginoon Diyos. Naniniwala po ako na hindi mo na mapapansin ang anumang hirap na pwedeng pinagdadaanan at pagdadaanan pa.
sapagkat sabi po doon sa unang Pedro chapter 1 verse 7, yung pananampalataya natin, ang tunay na pananampalataya, pinararan talaga yan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Matulad ng ginto na nasisira, pinararaan sa puyo kung malamang kung talaga ito ay dalisay. Ganun din ang ating pananampalataya na talagang hinahayaan ng Diyos sumarap sa iba't ibang klase ng pagsubok, paghirap-hirap sa pinagdaraanan. Pero ang lahat yan hindi napapansin ng isang taong tunay na nananampalataya sa ating Diyos. Nasaan ka man sa ngayon, ano man ang trabaho mo ngayon, nasa ibang bansa ka man ngayon, o nandito ka at nakakulong lang sa bahay mo, kapatid, yung pananampalatay mayroon ka, nakikita ng Diyos. Yung pananampalatay tumatawag sa Kanya, naririnig ng Diyos. Ulitin ko, kapatid, sino ka man, hindi ka man pinapansin sa lipunan, pwede kang pakinggan ng ating Panginoon. Lumapit ka lang na matapat sa Kanya. Pangatlong punto sa ating kung titingnan sa kwento nito, hindi niya inisip ang kanyang mabigat na pasanin nung makaharap na niya ang Panginoon Jesus. Alam niyo po, ito yung pinakamaganda, verse 49 hanggang 50. Kung ano man po yung kanyang bigat na daladala sa buhay, isipin niyo po, wala siyang ibang paraan o ng pamumuhay, wala siyang ibang hanap buhay kundi pamamalimos. Tapos physically, isang bulag, alam natin kung gaano kahirap po yun. Pero nung makaharap na niya ang Panginoon, baliwala na lahat. Bakit po? Sapagkat napangibabawan na ng pananampalataya ang mabigat niyang pasanin. Yung lahat-lahat ng dinadala niya na paghihirap sa buhay, nabaliwala lahat yun. Parang pinunas lang, sapagkat andoon ang pananampalataya na nangibabaw na nung makita na niya, nung makilala na niya ang ating Panginoon. Mga kapatid, ilang taon mo nang kasama si Diyos, ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Ilang taon mo nang kasakasama ang Panginoong Hesus? Ilang taon ka nang gumagawa para sa Kanya? At ilang taon ka nang tumatanggap ng mga maraming pagpapala mula sa Panginoong Hesus? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba mag-aanlinlangan? Ngayon ka pa ba makakaraa? Ngayon pa ba? So parang susuko ka. Mga kapatid, huwag mong hayaan. Bagkos, tingnan mo, gawin mo, kung paanong mangibabaw ang pananampalataya sa lahat ng pinagdadaanan mo sa ngayon. Pangalawa, yung makikita natin, napangibabawan na ng kagalakan ang mabigat ng pasanin. Kung kanina, yung pananampalataya, ang kasunod po noon, totoo, yung kagalakan. Dahil ramdam na niya na nandyan na ang Panginoon, napapakinggan na niya ang kanyang daing, ramdam na ng taong ito na yung Panginoong Diyos na kanyang tinatawagan, hindi siya bibiguin. Kaya po, lalo na nung sinabi ng ating Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, magaling ka na, umayo ka na. At wala siyang ibang ginawa, kundi lumukso, natuwa siya, at sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, gaano kalaki ang kagalakan mo maglilingkod sa Diyos? Gaano kalaki ang kagalakan mo sa tuwing gumagawa ka ng bagay para sa Panginoon? Mga kapatid, tayo po, mga Kristiyano, nandito sa katawang lupang ito, ito, naharanas tayo ng paghihirap, naharanas tayo ng kalungkutan. Pero po, mga kapatid, kung mayroon po tayong pananampalataya katulad ng taong ito na si Bartimeo, isang pananampalatayang tumawag ng pansin sa Panginoon, naniniwala po ako, mapapangibabawan ng kagalakan ang anumang pinagdadaanan natin hirap sa buhay. Kaya sa oras ng ito, mga kapatid, ang pangatlong puntos dyan na makita natin sa Kanya, nakapangibabawan ng pag-asa ang mabigat ng kasanin. Ang pinakadoon ay yung pag-asa. Sino nga naman ang makapag-iisip kaysa saan tao tulad niya na bulag? Hindi pinapansin ng sino man. Maaring wala talagang kayamanan para magpagamot kung ano man ang kanyang karamdaman. Pero po, ang lahat ibinuhos niya sa Panginoon. Ang lahat ng pag-asa niya, nakita lang niya, nasumpungan lang niya ito sa ating pong Panginoong Jesus Cristo. Kaya, mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesus Cristo, matagal na natin siyang nakilala. Matagal na natin siyang nasumpungan. Yun po bang pananampalataya natin sa Kanya? Mababawasan pa ba yun? Huwag po, mga kapatid. Hayaan natin na mangibabaw ang pananampalataya sa lahat ng bagay, ang kagalakan at ang pag-asa
ay bigay lang po natin sa Kanya. Sa Kanya lang po natin hanapin ang tunay na pag-asa. Mga kapatid, sa pananampalataya, sa pagkakataon ito, ang pananampalataya, ang siyang tunay, na bigyan po natin ng proteksyon. Sa ngayon, maraming tao na nakafocus lamang doon sa physical na kondisyon. Hinihiling, Panginoon, huwag sana kaming magkakasakit, huwag sana kaming dapuan ng COVID na to o ng malalang sakit na to. Physical, nakatingin sa physical. Pero po, ilang beses mo nang hiniling sa Panginoon na yung iyong pananampalataya ay huwag nawa sanang dapuan ng sakit. Mga kapatid, ang mensaheng ito nawa po ay nagbigay po siya ng inspirasyon. Hindi para palakasin lang ang ating loob, kalooban, ang ating pong physical para gumawa ng maraming bagay, kundi higit sa lahat, ang mensaheng ito nagbigay nawa ng paalala sa atin upang alagaan ang ating pananampalataya, na kung saan isang pananampalatayang palaging pinakikinggan ng Diyos, pananampalatayang nakakatawag ng pansin sa ating pong Panginoong Hesukristo. At naniniwala ako, mga kapatid, sino ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, kahit isa kang taong hindi napapansin, mayroon po tayong Diyos na nakakakita at nakakarinig. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kapit po tayo sa Kanya, patuloy na sumampalataya sa Kanya at iasa sa Kanya ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon, nawa po ay pinagpalo po tayo sa maikling mensaheng ito, mga kapatid. Purihin po ang Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat.